Hello, ipakita ko po sa inyo ang ating Santras Verona. Ito po, mag-tripping po tayo sa Santras Verona. Ito po yung Santa Rosa Tagaytay Road, yung location. So, project by Santras Properties. So, ito po yung pinaka main entrance natin, ang Santras Verona. So, ipakita ko po sa inyo mamaya yung ating Micaela model sa ating site tripping. And then, yung mga available location ng ating Micaela or mga other single detached houses po. Ipakikita ko po dito sa site. So, ito po yung ating mga house and lot dito is available po through bank financing, in-house financing, cash or deferred cash po. Yan po yung mga available option po natin ng payment. And then, ito naman po is complete type na pag turnover po kay client. So, wala lang po is yung mga built-in cabinet and then mga furniture. Yun po ang hindi kasama sa turnover. And then, ito po, ang ating available is may single detached, may 4 bedrooms, 2 toilet and bath, may 4 bedrooms, 3 toilet and bath. And then, meron din po tayong duplex type. Ito po yung pinaka-inside na ng subdivision. So, ito po yung nasa right side. Yan po yung ating Pirenza model. Pero, ubos na po yan. Sold out na. So, meron na po tayong mga available single detached at saka isang model na duplex type. Ito po, kung diretso po tayo, yung right side, yan po yung papuntang phase 4 and phase 5 po. Pero kung ito po, dito tayo pupunta sa, ito diretso po tayo, ito naman po yung way ng papuntang phase 6 and papunta pong ano, amenities, yung clubhouse po natin, nandito yung location. Ayan, so dire-diretso na lang po tayo, papunta po tayo sa phase 6 po. Ito po ang tinatayo dito sa phase 6 is mga single detached houses. Yun po yung mga 4 bedrooms, 2 toilet and bath, and then 4 bedrooms, 3 toilet and bath, and then yung pong Amadea, 5 bedrooms naman po yun, and then 3 toilet and bath. Ito po yung available sa P6, dito sa left side, ito. Ito po yung, itong nasa left side po natin, itong mga bakante na to, ito po is block 77, ito naman nasa right side, block 84, tapos block 81. Ah, hindi po kasi sunod-sunod yung blocking. Ito yung block 80, and then yung sunod na block po is block 79. Ito po, block 79. And yung dulo po is block 78. Yan po yung blocking natin dito. Mataas po ang location ng P6 kasi ito po elevated po yung ating ano, yung lot level po nung ano, nung location. Elevated po siya. Ayan po, ito po yung pinakadulong block. Ito po yung block 78. Ito po yung pinakamataas yung location dito sa P6. Last block po dito sa P6. So, ayan po. Sa ngayon po, marami pa po ang available. So, sa mga interested po, pwede pa po kayo makapag-avail. So, kung ating pong gusto is 4 bedroom to toilet and bath, yung po yung Gisela model. And then, kung gusto naman po yung medyo malaki na, yung Caterina, Orabella, Pirenza, Orabella at saka ano to, Luciana, Amadea at saka Micaela po. Yun po yung mga model unit pa natin na available na pwede po ditong itayo. Ayan. So ito pong side na ito, itong pinapakita ko. Ito po ay ano, facing ano po ito, south. Facing south po 'yan. Yan. So, sa kabilang side po, kung dito sa kabilang side naman, yun po yung facing north. Sa kabilang side. So, pag tripping naman po, ipapakita ko po yung ano, yung mga ganong ano, kung gusto mo yung sunrise, facing sunrise po, or facing south, or facing west, ganon. So, ipapakita na lang po namin yung map during tripping para madiscuss din po sa inyo. Ayan po. Ito po yung P6 na sa left side po tayo. Pakita ko din po mamaya yung P6 naman na right side sa ating mapa na available sa ngayon. Ayan. So, makapapansin nyo po ito pataas yung location. Kaya lang po, kung gusto nyo i-sunrise, dito po yun sa may block. Ano, ito diretso lang po tayo. Dito po, meron po dito na facing sunrise, kaya lang hindi na ganun kadami. Itong side na to, ito po yan, facing sunrise po yung nasa left side.
Ayan, ito naman po yung ating block 78. Ah, 78 po itong right side, itong left side block 79. Ayan po. Ito pong sa right side, ito po yung facing north. Ito naman pong sa left side is facing south 'yan. So sa ano sa pricing naman po, parehas lang yung price niyan, yung south or north or east. Ang nag-iiba lang po kung corner lot, main road, ganun lang po ang naiiba dito yung pricing natin. Kasi kung ano po corner lot or main road, mas mataas po ang ating price sa ganung ano. Kasi mas malaki usually yung ating kalsada po sa main road, kaya mas mataas ang price. Or kung sa corner lot naman po, mas malaki ang lot area at saka iba po ang price ng corner lot kapag ka ganung mga corner lot at saka main road po. Ayan po. So ayan po, medyo may mga damo pa lang po kasi ito po is hindi pa tinatayuan ng bahay. So kaya may mga damo-damo pa. Pero once na ano naman po, yan naman po kinakat din po yan ng mga ano natin, ng maintenance group natin. Kaya lang po, mabilis lang din talagang tumaas yung mga damo. Ayan po, ito sa basics pa rin po yan. Ito block 78 yung nasa right side. Block 79 itong left side. Ito po, may mga available pa po tayo dyan sa block 78 and 79. Marami pa din po tayong available. Ayan po, Luciana po yan. Yan nasa right side. And then, Micaela po yan. Yung nasa corner lot. Micaela. So, mamaya po, ipakikita ko sa inyo yung ating model unit ng Micaela. Para po meron kayong idea kung ilang bedroom, ilang toilet and bath. Ayan. Ito po, yung nasa corner po na ito, left side natin, yan po is Micaela din. Micaela, pero meron na po may-ari niyan. Ayan po. So, ikot-ikot lang po tayo dito sa ating location para po makita niyo yung mga houses dito sa Paces. Ayan po. Ito naman, Amadea naman po itong corner lot na to. Yung maraming, ano, pero may-ari na po niyan. May nakatira na. Ito, ongoing construction. Isang nasa right side natin. So, marami na po ongoing construction dito. Ito po, Luciana po ito. Yung nasa left side. Yung sunod, Orabella. Ayan siya. Ito pong isang model. Ito. Yung nakagate, Katerina po yung nakagate na yun. Itong iba, ongoing construction pa. Ito po is, hindi ko masyadong naitsurahan. Ayan. Ito pong ongoing construction na to, itong nasa, ano po natin na to. Nasa harapan natin, Luciana din po yan. Luciana din po nasa left, ito nakagate na. Luciana din yung nasa right. Ayan. Ito naman po yung sa kabilang side, na available, na nasa map natin. Ayan naman po. So, ito naman po yung ating mga available dito. Ano ko na po ito sa nasa mapa po yung ating availability dito sa ngayon. Pero, syempre po, during tripping, i-discuss na lang din po yun kasi minsan po, may na-reserve na online reservation po kasi tayo, pwede tayo mag-online reservation. And then, ang payment naman po, pwedeng direct na po yun sa bank account ng company po natin. Ayan po. So, ito pong kaduluhang block. Ito po block 92. Ito po, Luciana din po yan. Corner, itong ano na to, corner unit na yon. Ayan. Ito po, Katerina. Itong nasa left side natin, Katerina model. Ayan, dito po, facing sunrise po ito. May mga available pa rin po dito, pa isa-isa na sunrise. Ayan. So minimum lot area po natin is 176 square meter po. So iba-ibang model po, pare-parehas lang ng lot size. Magkakaiba lang po ang floor area. Floor area ng ano, yung bahay po, magkakaiba kasi depende po sa house model. Iba-iba po kasi ang floor area ng ating bawat house model. Ito po, Micaela po itong nasa corner lot. Ayan. Ito po yung pinakamalaking model, yung Micaela.
Ayan po siya. So, ikot-ikot lang po tayo dito sa PA6 para mayroon lang po kayong idea kung ano yung sabi ko, elevated yung lot, ganon. Ayan po. So, ayan po, turnover na po yan. So, nagpapagawa na yung may-ari. Improvement na po yung pinapagawa niya sa ganyang ano, construction. Once na na-accept na pa na po yung unit, pwede na po yung i-improve basta na-accept po siya. Basta mag-ano lang po kayo ng permit. Kasi dapat po yung inyong improvement na gagawin is na-approve din ng ating mga engineers po. Kung okay po ba yung ating improvement na gagawin. Kung wala bang masisira dun sa ating structural design ng bahay. Kasi may mga restriction po tayo. May mga deed of restriction po kasi tayong sinusunod. Ayan po. So, ito pong mga houses dito. Ito po meron ng turnover kay client. Ito po naka-gate. Naka-fence na. Ayan. Ito po Amadea yan. Yung pink. Ayan. Ito naman po yung dulong black na may kalsada sa likod. Black 92 po ito. Yung pinakadulo. Ayan po. So, ayan yan. So, umikot lang po ulit tayo. Ayan po. So, meron po tayong available na corner lot. Ito naman po yung ating mga house model na available dito sa Santras Verona. So, ito po yung pinakamaliit, yung Gisela, 7.8 sa single detached. Ayan po. Ito siya na 9.4 million. Ayan po. Nag-attach lang po ako ng mga sample price. Ito po yung ating Micaela, 10.5. Orabella. Micaela po yan. Amadea naman po ito. Luciana. So, ang ating po mga model house dito is mostly 4 bedrooms and 3 toilet and bath. Ito po yung ating pinaka drone video. Ayan po yung pinaka main entrance. And then, yan po yung ating pinaka sales office. Ayan po yung ating pinaka site development plan map. Ayan po. So, mapapansin nyo po dito yung ating basics. Halos wala pa po ditong nakatayo dito sa ating basic. Ito po mga model unit po ito natin. So, Luciana, Mariela, Duplex, Fiorenza, Gisela. Ito po is Orabella, Caterina, in corner lot po Amadea. Yan po yung ating mga model unit. Ito po yung P6. So, sa dati po kasi, wala pang nabibenta. Ngayon po, halos ano na, konti na lang din available. Yung pinakita ko kanina. Clubhouse po natin. Ito yung amenities natin. Ayan po. So, complete amenities po tayo. And then, may swimming pool. Meron na rin po tayong basketball court. Pwede na rin pong gamitin. Ayan po. Actual na po ito. Ito po yung number ko. Tatawag lang po kayo. Kung kayo po ay interested magpa-tripping, Viber in WhatsApp ko po. Ayan po yung FB account ko, Cora G. Sakdalang. Eh, naka-attach ko din po yung aking picture ng aking profile para madali niyo po ako mahanap. Ayan po ang ating view. Ayan, nandito po kami sa clubhouse. So, ito po ang view natin sa malayo. So, napakaganda po nung area. Ayan po yung ating clubhouse.
Ayan po, ipapakita ko po sa inyo yung inside ng ating Micaela Model Unit para po meron din kayong idea. Ayan po yung club, yung ating basketball court, yung blue na yun. Ayan po, ituloy ko po yung ano natin dito sa Micaela Model. Pasok po tayo sa Model House later para po makita niyo yung ating actual model unit. Pero in Hello, good morning. This is Cora Sakdalan. Today po ipakita ko sa inyo ang ating Micaela Model in Santras, Verona. Ito po is malapit lang sa Tagaytay City, itong ating mga house and lot. And ito po binibenta is house and lot package po. So, kung naghahanap po kayo na malapit sa Nuvali or malapit sa Tagaytay City, ito po ang isang mai-offer namin na pwedeng i-avail through bank financing or in-house financing. Or kung gusto niyo naman po makapag-avail ng Spotcast discount, pwede din po or deferred cash ang ano po ang option. So ito po, pasok po tayo sa ating model house. Ito po is Micaela Model. Ito po yung pinakamalaking model sa Santras, Verona. So pasok po tayo sa model unit. Ayan. So ito po yung ating pinaka model unit ng ating Micaela Model. So ito po yung pinaka main door. Ito, dito po tayo pumasok. And then ito po yung ating living room area. So, sa ating living room area po, ito po is painted white lang po itong ating mga walls. Ayan. And then, ito naman po yung ating dining area. And then, ito pong lahat ng furniture sa ating model unit is hindi po siya kasama sa turnover. So, si client na po ang bahalang bumili ng mga furnitures. So, pag turnover po natin kay client, house and lot package lang po siya. Hindi po kasama yung mga cabinet and then yung mga furnitures po. So, ito po, punta po tayo sa living room, sa kitchen area. So, ito pong ating kitchen area, ito pong ating counter, ito po is naka-ceramic tiles. And then, ito pong ating mga cabinet dito sa kitchen, sa may kitchen counter natin. Ito po is painted white lang po siya, hindi siya wood color. And then, ito naman pong ating overhang cabinet, hindi po siya kasama sa turnover kasi si client na po ang pwedeng magpalagay niyan. I-improve niya na lang po niya yaan after ng house turnover po. And then yung katulad po nitong ref, si client na po ang bibili niyan. Ayan po. So si client na lang po ang bahala sa mga furnitures na kanilang ilalagay dito sa ating house and lot po. Ayan po. So tara, pasok po tayo. Punta po tayo dito sa ating bedroom, sa ating ground floor. So, meron po itong bedroom, ang ating master bedroom po, with master toilet and bath, with bathtub na rin po yon, is dito po sa ground floor. So, sa mga naghahanap po na client na ang gusto ang master bedroom ay nasa ground floor, ito po yung mai-offer namin na nasa ground floor po yung ating master bedroom. At the same time, may master bedroom pa po itong isa sa second floor. So, dalawa po siyang master bedroom. Ayan po. So, ito po yung ating master bedroom po dito sa ground floor. Ayan po. So, may sariling toilet and bath na rin po yan at may bathtub pa pong kasama dito sa ground floor. Pero sa second floor po, yung ating master bedroom doon is wala na pong bathtub. Kasi nandito po sa ground floor yung may bathtub po natin. So, kung gusto po yung mga client natin na ang gusto dalawa ang master bedroom, ito po yung maisasuggest namin na dalawa ang master bedroom. Yung isa po may bathtub, yung isa nga lang wala. Ayun po. Ayan siya. Ang ceiling po niyan, flat lang po yon yung ceiling po natin. Kasi ito pong naka-design dito, hindi po flat. Kasi model unit po ito, may kaunting improvement po. Ayan siya. So, punta po tayo sa ating second floor para makita nyo naman po ang ating second floor. Ayan. Ito po is ito yung family area natin. Kasi halos lahat ng model po natin kay Santras, ito po is may mga family area. Ayan. Ito po yung sinasabi ko na another master bedroom dito sa second floor na pwedeng sa mga client na gusto ay dalawa ang malaki ang room at may bedroom sa baba na malaki din sa taas, ito po yung maisasuggest namin.
Ayan po. So, same din po sa ground floor. Yung pong mga gamit, hindi po kasama sa turnover. And then, si client na po ang bibili. Ito po yung ating bedroom dito sa ground, sa second floor ng master bedroom. So, sa tiles po, ang tiles po hindi katulad nito, naka-tiles na ito nakalagay na design. So, yun lang pong ano, standard na ceramic tiles. At hindi po siya up to ceiling yung tiles. So, during tripping naman po, magpapakita po kami ng mga sample house turnover para hindi po kayo mamali dun sa expectation nyo. Kasi para po, kung ano po, kasi minsan po akala ng client, kaparehas nitong model house, si may gamit na ganun. So, hindi po. So, kaya ini-explain po namin para hindi po kayo mag over, ano, parang nag-expect po ng ganong turnover sa katulad sa model house. Kasi kung katulad po ng model house, syempre marami po itong improvement. And then, ayan po, punta po tayo sa terrace. Ayan po yung pinaka-terrace natin. Ayan siya. So, ang lot area po ng ating Micaela is 176. Minimum lot area po yon. And then, ang floor area po niyan is 178.70. Ayan siya. Ito naman po yung ating balcony. Ayan, may balcony pa po siya ang design. Ganyan yung itsura niya. Ayan, pasok po ulit tayo sa loob. Ayan. Tingnan naman po natin yung another bedroom. So, may another dalawang bedroom pa po ito. Ayan po yung another two bedroom. Ito po standard size ng bedroom. Yung po kasing dalawa, yun yung master bedroom. Malaki ang size. And then, ito naman po yung standard bedroom dito sa second floor. Ayan. So, ito po, balikan na natin yung isang bedroom pa na hindi pa natin nakita. Ayan. Ito po yung another bedroom. Ayan po. So, lahat naman po ng ating mga window, mga sliding na po yung lahat. Ang price po ng ating Micaela sa ngayon, ito po is nasa 10.5 million above. So, depende pa rin po sa lot size at saka sa location. Kasi kung ang location po natin is main road or corner lot, mas nag-iiba po kasi ang computation ng ating mga corner lot or main road. Or mas malaki ang lot size po ng lot. Nag-iiba-iba yung computation natin. So, punta po ulit tayo sa first floor. So, kung gusto nyo pong, let's say, gusto nyo pagka-turnover po, gusto nyo palagyan ng gate, pwede naman po yun. Gusto nyo palagyan ng grills, ganyan, for your safety, pwede po yun. So, after na ma-turnover po sa inyo, dun po natin pwedeng i-improve yung ating unit. Pwede pong, kunwari, magpapalagay kayo ng kitchen cabinet, papalagay kayo ng, magpapa-improve kayo ng kitchen, mga ganun. So, pwede naman po yun. Magsasubmit lang po kayo ng inyong letter, and then magpa-process po kayo ng permit. Kasi may mga construction ban po yung ganyan. Sa mga subdivision po kasi, hindi lahat ng gusto natin ay pwede po natin gawin. Kasi meron po tayo, kasi kunwari sabi natin, bayad naman na natin yung bahay, dapat kay al pwede na, hindi po. Kasi sa subdivision po kasi may mga restriction. Kasi meron po katulad sa mga height, hindi po lahat ng, kunwari, magpapabakod kayo na sobrang taas, hindi po yun inaalaw pag sobrang taas. May mga maximum height lang pong allowed tayo. Ito po yung ating site development plan. Ito po. So, ito po yung phase 1, ito po yung phase 2, phase 3, and phase 3, phase 4, dito sa area na to. And then, ito po yung phase 5, phase 6 po itong kabilang side. Ang ating pong phase 6, yan po yung pinakamalapit sa amenities. So, ito po yung ating clubhouse. So, amenities area po natin ito.
And then ito po yung ating P6. Pero sa ngayon po marami na po nakatayo itong P6 kasi itong ano itong ating ano view, makonti pa lang yung nakatayo, pero sa ngayon po marami na po itong nakatayo. And then marami din po ang ongoing construction. And then marami na rin pong nakatira. So ito po, pagpasok po natin, ito po yung pinaka-entrance ng ating P6, itong area na to. And then pinakamataas pong location, itong location na itong nasa taas, ito yung block 78. Pero ito po lahat mataas itong area na to. Itong P6 po maliit. Mataas lahat. Elevated po kasi, ito po pataas yung location niya, elevated yung kanyang lot. And then ito pong nasa right side, ito pong P6 na ito na nasa right side, ito po is mataas pa rin kumpara po dito sa ibang area dito kasi ito po pag ganun po yung ano niya oh. Parang pabundok yung kanyang ano. Pero hindi po siya katulad na yung katulad nung nag-aano yung nagko-collapse yung mga lupa, ganun hindi po siya. Kasi parang flat na elevated lang po yung location niya. Ayan po. Ito po yung 78. Kung facing sunrise po kasi ang gusto, itong area na to, ito po yung may facing sunrise. Tapos dito po nakaharap yung bahay dito. Pero kung facing south, ito po yung facing south, itong area na ito yung nasa likod ito dito. Pero facing north naman po itong area na to. Ito dito yung mga nakatayo dito. Ayan po, ganun. So, i-sunrise, kung yung kasi pong mga client na karamihan gusto ay sunrise, dito po sa location na to. Kasi ganito po yung pwesto ng ano nyo. Nakaganon po. Ito yung north. Ito yung south. Ito yung east. And then west po. So, mag-attach po ako ng map para makita nyo po yung pinaka-ano natin sa ano. And then sa tripping naman po, dinidiscuss po namin yon. So marami pong salamat, sana makapag-invest po kayo. Kung kayo po is interested, pwede po kayong tumawag sa aking number +63 917 501 7471, or kung nandito naman po kayo sa Pilipinas 0917 501 7471, or kung kayo po is may Facebook Messenger, pwede nyo po akong i-add, Cora G. Sakdalan. Ang profile picture ko po is kasama ko po yung aking husband na magkataliko rin kami sa picture. So, anytime po, pwede po kayo magpa-assist ng tripping. Kung hindi po ako nakasagot sa tawag, pwede nyo po ako message po para masagot ko rin po. And, ano, kasi kung minsan po kasi nasa meeting, ganun, hindi po nakaka-attend agad dun sa ano. Pero anytime po, sasagutin ko po yon. Marami pong salamat at sana po makapag-invest po kayo. Marami pong salamat at keep safe po sa lahat. Thank you.